Eto ay si Escalade Jackson, ang pinakatabat choy na higanting basketbolista sa kasaysayan ng larong basketball. May taas itong 6'10" at may napakabigat na timbang na 500 pounds. Para itong Shaquille O'Neal na tanggalan mo ng muscle at palitan mo ng purong taba na may ball handling skills na kala mo Kyrie Irving. Ito nga pala ulit si Jigger Winner TV. Tara at ipapakilala ko sa inyo ang naging sentro ng atensyon sa streetball na si Troy Escalade Jackson. Si Troy ay pinanganak noong January 11, 1973 sa Queens, New York. Ito ay kapatid ng retired NBA player na si Mark Jackson. Tinawag itong Escalade dahil sa lapad ng katawan nito na maihahalin tulad sa sasakyang Cadillac Escalade na SUV na klase ng sasakyan. Si Escalade ay naglalaro sa Rucker Park. Ang Rucker Park ay basketball court sa Harlem, Manhattan, New York in America. Dito ginaganap ang Entertainers Basketball Classic o mas kilalang Rucker Tournament. Nagsimula ang Rucker Tournament since 1950 para makaiwas ang mga bata sa kalye at sa masamang biso, para mapunta ang atensyon sa basketball at pangarapin ng mga bata mag-college para maging basketball player. Maraming NBA player ang nahasa ang basketball skills sa Rucker Park, kagaya nila Julius Dr. J. Irving, Stephen Marbury, Kevin Durant at marami pang iba. So balik tayo kay Escalade Jackson. So dito siya nauna maglaro hanggang sa napukaw ang atensyon ng isang coach sa Wallace Community College para siya ay kunin. Si Jackson ay nag-enroll doon. Bagamat siya ay tumitimbang ng 500 pounds, ay naka-receive pa din siya ng All-Region Honors as a sophomore. Sabi nga ni Escalade, ay madami ang nagtataka paano niya kinakaya mag-basketball kasi ang bigat niya halos ang isang elepante. Para sa kanya ay natural lang ang pakiramdam na ito. Nagkaroon si Escalade ng scholarship offer ng college para maglaro sa University of Louisville, pero nagdemand ang eskwelang ito na magpapayat siya maski papano. Nagawa naman niya ito at bumaba ang timbang niya ng 363 pounds. Hindi naging madali ito dahil nahirapan siya maglaro, dahilan para mag-average lang ito ng 3 points per game at 1.6 rebounds. Muntik pa nga itong mag-NBA eh, pero dahil nga nakapasok na ng NBA ang kapatid ditong si Mark Jackson, ay parang nakasira pa ito sa pagpapursige ni Escalade dahil kontento na ang pamilya nilang may isang Jackson sa NBA na bilyones na ang pupasok sa pamilya nila. Wala na nga gagawin itong si Escalade kundi kumain at bili na lang ang gusto niya, at yun ang isa sa dahilan kung bakit lumobo itong si Escalade. Nagpatuloy naman ang pagbabasketball niya, yun nga lang ay sa Rucker Park. Naging sentro ng atensyon itong si Escalade. Sino ba namang di mapapatingin dito eh, parang elepante sa laki. Magaling mag-dribble, nakayang-kaya ang katawan at nakakadunk. Sa transition naman eh nakakabit-bit ng bola to. At siya ang dahilan kung bakit dinadayo ang Rucker Park sa New York. Nabigyan si Escalade ng break nang kinuha siya ng end-one. Ito ay isang basketball apparel business. Meron itong mga mixtape ng mga street basketballers. Isa na dito ay si Professor. Sigurado kilala nyo ito mga basketball fans. Isa itong ball handling guru at ito ang mga naging kasabay ni Escalade na pumasok sa end-one. At dahil nag-hit ang mga next tapes nila, ay nate-televise na ito sa ESPN2 na segment na Streetball. Nagsagawa pa ng world tour ang end-one para mas lalong makilala sila. Binuhay ni Escalade at Professor ang Streetball. Ang hindi pangkaraniwang tandem ng mala-elepanting si Escalade at ng patpating si The Professor ang mas nagbigay ng atensyon sa end-one. Siguro masasabi nating part ng end-one streetballer success ay si Escalade at Professor, dahil sila ang pinipilahan ng mga fans noon. Taong 2005 ay na-feature pa nga ito sa Sports Illustrated. Normally mga NBA players lang ang napopost dito, pero that year
ay street bowlers. Kasama nga dito ay si Escalade. Ganon kaingay ang nagawa nila para sa end one or street ball. Ni mismong mga NBA player ay nakilala itong mga to. Imagine that. Malaki na, walang kasing taba pa. Yan ang imahe nagpasikat sa kanya. Pwede naman siya magpapayat pero bakit niya gagawin yun kung nakilala na siya sa ganong katawan? At yun ang ginusto sa kanya ng mga street ballers fans. Hindi sumagi sa isip nito na magpapayat kasi ito ang imaheng binuo niya sa dalawang dekada. Pero may kasabihan nga tayo na ang lahat ng sobra ay masama. So habang nagkakaedad itong si Escalade ay lumabas ang senyales ng pagkataba ng isang tao ay may singil sa kaduluduluhan. Nagkaroon ito ng health issue dahil sa katabaan. Dahilan para hikayatin na ito ng kaibigan niyang si Professor at kapatid nitong si Mark Jackson na mag-diet na. Pero dead man lang itong si Escalade. Kaya tinanggap na lang nila nakakayanin at malalagpasan ito ni Escalade. Pero noong 2011, dumating ang kinakatakutan nila. Habang nasa End One Promotion World Tour, ay bumigay na ang katawan ni Escalade dahilan para ito ay bawian na ng buhay habang natutulog. Ang dahilan ay hypertensive heart disease. At age 38 years old ay maagang natapos ang legend ng End One Street Bowler. Hindi nga siya nagpapayat dahil ang katabaan na nagbibigay sa kanya ng kasikatan, pero ang hindi niya alam ay ito din ang dahilan para tapusin siya. Escalade will be remembered as a legend of streetball na walang ibang ginusto kundi mag-entertain ng basketball fans. May you rest in peace, Troy Escalade Jackson.